I'm Nonito, the Filipino Flash Donaire, professional boxer, 9-time world champion, 5-division world champion, and the current WBC world champion. Napasok ko sa boxing kasi nung bata pa ako. My father was really into boxing, at saka yung kuya ko before my father put us into yung gym, boxing gym, kasi to protect ourselves. At saka from that point on, napunta kami ng amateur boxing, at dun po nag-umpisa yung boxing career. My childhood was parang difficult kasi wala naman kaming hindi naman kami mayaman, wala naman kaming maraming pera. Although my father was in the military, army, at saka yung mother ko ay teacher, yun din, kung wala dati, before na naging military yung father ko, he actually was yung parang tricycle driver. At naalala ko na tuwing pagkatapos ng work niya, may dalayang balot at saka barbecue. Pero sa akin, hindi ako yung kumakain ng balot eh. So may pirasong barbecue na dinadala para sa akin. Take care of all the Pilipino ako eh. So yun, no? Of course, hindi kami nakakuha ng yung lesson kasi late na yung late notice. So this time yung social media. Na lumipad kami papuntang stage, at saka nung nag-land kami pang San Francisco, it was night time. Surprise na surprise ako kasi ang daming ilaw, parang yung fireflies na nakita ko nung lumaki ako sa Bohol. Ang tawag nila doon sa Bisaya, basta yung mga fireflies, nakikita ko yung mga fireflies at yung building pala naka light up yung building, pero hindi ko alam yung mga ganun. Ang nakikita ko lang is surprise ako, madilim pero marami mga ilaw sa baba. If I didn't box, siguro magiging artist ako in ways na siguro pang drawing or pang music din. So siguro mga ganun, along that line of career, kasi passion ko talaga yun dati. And then when I grew up, then naging world champion ako, and parang na-afford ko yung mga camera, yung mga ganun, at na-afford ko yung mga time na hindi ko na kailangan magtrabaho or mga ganito, doon ko bumili ako ng camera. First was to make videos kasi may idea ako na gusto kong ipapalabas sa mga tao. But then doing the video was very difficult for me kasi may mga edit, yung mga ganun, at saka maraming trabaho, maraming work to do. And then at saka gusto kong ma-express yung sarili ko being an artist growing up, or wanting to be an artist growing up. I wanted to express myself, na makita yung passion ko. And so I wanted to do the camera to show that passion. But then doing the video, parang nahihirapan ako doon. And then so one time lumabas ako at saka nag-take ako ng picture just to try it out. And then nakita ko yung picture na talagang na-inspired ako. Parang nakita ko yung feelings ko through the pictures. So doon ako nag-umpisa na mag photography. At saka I from that moment on, parang talagang na-hook ako sa photography because I was able to express myself. Top 3 favorite fighter. Marami akong mga favorite fighters eh. Pinakauna, I think big fan ako with Sugar Robinson. But then ang malaki yung influence ng Four Kings sa akin, Leonard, Hagler, Duran, at saka si Hearns.
And then of course, meron din yung si Arguello na parang na, na, na natuto ako magawa ng left turn. And then of course, Chavez, you know, marami talaga. So, you know, and that's in that line of era, yun po ang pinipili ko. Until, you know, of course, from De La Hoya, Trinidad to Mike Tyson to Manny Pacquiao. So, ganun po. From just era per era, I guess. Nakatry ako ng fighting sport dati, Muay Thai. Pero hindi ko matiis yung sakit ng paa, yung I don't know, yung shin, you know, when you kick with shin. Sakit nun. Ayoko nun. Especially pagka knee to shin to shin. Ay. And so uminto ako, although gusto ko pa rin, pero when it comes down to ano, ayoko ng mga ganun. So nagiging boksingero ako pagkatapos nun eh. Okay. You know, from just like coming in, best day na may ano ka, you know, you know, like parang we can use it like in a dramatic effect, mm-hmm. because talaga focus on a particular thing. Kasi pag wala akong ginagawa at may time ako, usually ang ginagawa ko ay parang I'm listening to audiobooks or I'm reading books or minsan I play video games here, mobile games, parang ganun-ganun. And reading comics or manga, you know, mahilig ako sa mga ganun eh. But usually, I try to, well, most of my days consist of training eh. Gym to work at, you know, we're always working out. So when it comes down to that, we're working out or ako yung nagluluto, I'm gonna try some new dishes, parang ganun. And then, you know, we clean the house, parang ganun. And then we teach the kids, train the kids in the afternoon pagbalik sa school. So, you know, I do have a lot of time na, you know, every day. Kasi pag wala akong training, or nagtitraining ako, you know, only for a couple of hours, I have the whole day to do everything else. But usually, mahilig ako sa mga learning books, how to improve ourselves. Alam nyo, si TUC, pag nakita niyo yan si Mad Cat, alam mo gagawin yan, ganito. Oh no. Come on, he said all he can promise her is a lot of sex. A lot of sex though. I don't have money, I don't have anything. I promise you a lot of sex. sounds good. Wow! Ako at sa misis ko, Rachel. We met. Actually, my mutual friends kami. Inimbita siya on Rachel kasi nanalo si Rachel ng Taekwondo National. So nag-celebrate sila sa club dati in 2007. And then inimbita ako ng friends, ng mutual friends namin. And from that point on, doon kami nakita. And needless to say, it was not love at first sight. Parang kaguluhan lang yung ano namin eh. Parang competition yung relasyon namin eh. Na parang kung sino yung mas magaling sa isa't isa. Parang ganun. Nakakatuwa nga. Pero deep inside, attracted kami sa isa't isa. But parang hindi naman sa pagyayabang or ganun sa isa't isa. Parang ano lang talaga. Parang yung mga bata na parang ayaw ipakita yung feelings. So they go through iba-ibang style na sometimes they're mean to them, di ba? Or sometimes they're parang nonchalant lang or parang walang pakialam pero sa loob
parang gusto na yung tao. Parang ganun. Come on, bird. It lands on the land. I'm kidding. Okay, okay. Lion. Tiger. Leopard. Cheetah. You lost that one. You lost. I lost that one. Baby name. Boys. Having my wife as a manager, it helps out a lot. Not only that, yung bawas ng purse goes to us, but mainly, I can trust every movement. Alam ko yung lahat ng movement, kung saan kami punta, kung sino yung makakalaban namin, kung sino yung negotiation, or what negotiation is happening, malalaman mo lahat. But mainly, you're being protected by someone someone that loves you. So, having my wife as my manager is such a blessing. Kasi wala na talagang tinatago. Lahat ng negotiation, alam na alam ko. And, you know, of course, having the right promoter as well is a very helpful situation. Sino mga boxer na mako-consider ko na close friend ko? Wala talagang mga close friend ako na mga boksingero eh. Although, here in Vegas, actually in Vegas, Jesse Vargas, kasi kasama ko palagi yan. So, para kaming kaibigan na kaibigan talaga. At kung ano yung kailangan ko, tinutulungan niya ako. Kung ano man kailangan niya, tinutulungan ko siya. So, yung relasyon namin is talagang, you know, we look out for each other. Pero sa mga Pilipino or mga ganon, wala kasi sila sa ano ko, sa surroundings ko or sa paligiran ko. So they're far away from me. So yung ano ko lang is mga respeto sa kanila. Pero in terms of mga boksingero na magiging friends ko, parang mahirap kasi marami mga boksingero na talagang ma-pride eh. So it's always a competition, you know, for me. I'm glad na magkaibigan kami ni Jesse Vargas. Totoo ba yung mga boksingero maraming babae? Madami ba yung mga babae? Yan yung believe ng asawa ko dati, you know, sinabihan siya ng lola niya, huwag kang mag-ano ng mga boksingero kasi mababae yan, babaero yan, sabi nila. So, for me, as much as for a lot of reason, hindi lang mga boksingero, it's the athletes, kasi we are blessed with the energy and testosterone to ignite our drive, no? But that is all in control of yourself. Pag may control ka sa sarili mo, hindi mo maano yun eh. At siguro nainlove ako sa wife ko na hindi ako nagluko kahit isang beses. So I can't say more to other, or I can't say much to other people kung ano man yung ano nila, but I know that mga boksingero may mga bad rep na mga babaero, but for me, I have not, you know, yun nga siguro in love ako sa wife ko na wala akong mga ganong ginawa. Donaire couple breaking the law right now. That's right, jaywalking. Not moonwalking. Badasses. We're not moonwalking, we're jaywalking. Total badasses. They just broke the law. Napasok ko sa boxing kasi nung bata pa ako. My father was really into boxing, at saka yung kuya ko before my father put us into yung gym, boxing gym, kasi to protect ourselves. At saka from that point on, napunta kami ng amateur boxing.
At doon po nag-umpisa yung boxing career ko. Maraming nakakilala sa akin kasi introvert ako eh. I like to be by myself, sa bahay lang. I don't really like to go out too much. At you know, if I do have a lot of friends, but I only have maliit lang yung mga pinaka close ko talaga. I would say the only person that's really close to me is my wife. So she's the only person that really understands me. Ngayon nga, usually hindi ako mahilig na lumalabas or nag-internet or I'm always in the internet, but I'm talking about like chatting or mga YouTube or mga ganun. It's because parang sa akin I'm just very ano eh, kumbaga nerd, you know. I'm such a nerd when it comes down to it. But I am very pag alam ko na yung personalidad mo or magiging friends tayo, then doon ako na parang makikita mo na makulit ako. Talaga makulit ako. Makulit ako, mahilig tumawa ako. At minsan nung umiinom ako dati, every time na nakainom ako, talagang tawa ng tawa lang yung ano ko. I become more happier, parang ganun. Yun lang talaga yung personality ko is, I like to laugh, I like to have fun, I like to enjoy. But mainly, the real me inside is just a person na parang gusto ko lang tahimik. I don't want any noise. Kaya nga pag nagtitraining ako, no one is allowed to make noise. Kasi gusto ko marinig yung sarili ko, yung isip ko. And maybe that's why I'm such a, in a way, parang introvert ako kasi mahilig lang ako sa sarili ko. Sometimes when she's out and then pagbalik niya, or when she's out training and then when she comes back home, lahat ng ilaw sa bahay naka-off yun, and then I'm in the corner, nakaupo lang ako. But I like to be in my thoughts, I like to think for myself, I like to learn, I like to have a conversation with myself. So we're trying to build that stomach up. Nice. Get ready for that body punch, huh? Now you know, it's just trying something different, you know, that sometimes we forget it, you know, after we're done with sparring and all that stuff, we forget it. But ultimately, you know, it's just something to try. Why not try something new, you know what I mean? So, if it works, it works. I'll be back here more often. Right? Right, madam? Giving birth every week. I mean, I've had like, by the time I'm done, I'll have like 100 kids. Okay, I'm gonna mention three names and tell me what comes to mind. As in, don't think. Tell me what comes to mind, okay? Just three names. Casimero. Is that your answer? Yeah. Just loud. Never mind. I can't. I don't want to disrespect the guy, but all right. Ulitin mo nga. Just say another name. Okay. Okay. Manny Pacquiao. Idol. Naoya Inoue. Rematch. Thank you very much. Yeah. Keep going. Keep going. Keep going. Future. Nice. Jonas Sultan. Potential. Regan Doe. Old. Yeah, any names? Sige, dali. Okay, Rachel Donaire. Beautiful. Rachel Donaire. Ivana Alawi. Hey, I can't think. I have to go. Stop. Ano na? Ivana Alawi. Ewan ko. Favorite food? Adobo. Favorite position? Doggy. Yoga. Sabi mo favorite position, sabi ko doggy. Yoga. Downward dog. Good morning. Yeah. Okay, hated food. Food that you hate. Ampalaya. Okay. Favorite place?
with my wife. This is good. Yeah, keep going. I only prepared three names. Okay, I'm most hated person right now. May lalagay mo yung una. At teka na daw, no. Sinagot. Oh, oh, this is glorious. Jason Casimero. Bobo. Oh, no. Sabi mo, yun na lang sa isip ko. Sean Gibbons. Excuse me, po. Excuse me. Sean Gibbons. Ay, nako. But that was good. That was good. That's all I have. That was fun. That was fun. Yeah, that was really fun. Favorite position, doggy. Yoga, man. Yoga. Yoga. Hindi mo sinabi. Favorite position, doggy. According to Champ Nonito Donaire.